Papsi. Dali, Mel. Pakawalan mo. Dali, Mel. Badong, badong, badong. Magaling itong anak-anaka mong baby na to. Mas magaling ako. Ako nagpapunta sa kanya eh. Sumunod. Gusto kong malaman kung anong koneksyon yung dalawa. May kinalaman ba to kay Ma'am Diana? Oops. Hold it right there. May karapatan akong makipag-usap sa isang pulis. Dating pulis na ex-con na malamang inuutusan mo laban sa mga kalaban mo! Ikong mo yung bibig mo, ha? Bastos ka! Ha? Oh, no, no, no. I don't have to be here. As far as I'm concerned, this is a case of a father disciplining his child. Hindi ako kailangan nandito. Jason, tara na, umalis na tayo dito. Tara na! Aray, Papsi, saan mo ako dadalhin? Mama ka na lang! Papsi, ano gagawin mo sa akin? Hindi dyan. Mama ka na lang. John! Papsi, sorry dito. Okay ka na lang. Baby! Ano mo nakuha to? Baby! Sinundan ko si Papsi. Ano nangyari? May karapatan akong makipag-usap sa isang pulis. Tama naman si Asinda. Hindi naman labag sa batas na magkita sila ni Badong. Unless, if a factor mo to. Hindi ko pa alam kung saan papunta yung mga nadiskubre ko. Pero iniwan niya ni Lola sa opisina ni Attorney De La Peña bago siya mamatay. Mukhang pinapainvestigahan niya yung mga tao malalapit sa amin ni Ate. Bakit? Para saan? Siguro para malaman niya kung paano siya makakalapit sa amin. At kung sino mga taong dapat at hindi niya dapat pagkatiwalaan. Ano to?
Corruption cases laban kay Mamasinda? Allegedly, madami siyang pinaburang malalaking tao tungkol sa mga desisyon niya sa mga kaso. Kaya siguro isa siya sa mga pinaimbestigahan ni Lola. Sa totoo lang, sa lahat ang nadiskubre ni Lola, pwedeng ikabagsak ni Jacinda yan. Hindi kayo nalaman ni Jacinda na pinaiimbestigahan siya ni Ma'am Amanda? Yun din ang naisip ko. Kaya siyempre, gusto niyang matigil ang imbestigasyon. At magagawa niya lang yun kung wala na si Lola. Lahat ng to, haka-haka na lang yan. Mas maganda makahanap tayo ng ebidensya para mapatunayan yung angulo na yan. Sigurado ka ba dito? Paano kung chismis lang na corrupt si Jacinda Sebastian? Paano kung may naninira lang sa kanya? Kaya nga po, gusto kong laliman ang investigasyon ko. Well, ang kailangan natin, mga tao magsasalita. Okay? Mga witnesses na magkukwento para magkaroon ng kredibilidad ng storya mo. May mga makakausap ako, ma'am. Sa totoo lang, mamaya meron akong kakausapin. Isang taong nakatanggap ng injustices mula sa mga desisyon ni Jacinda. Pero, ma'am, papayagan niyo po ba ako na ipagpatuloy kong investigasyon? Like I said, this is big. Pero delikado rin ito para sa MNN. Kaya po ako nagpapaalam sa inyo. Kasi kung hindi kayo papayag, ako na lang ang gagawa nito. Ipagpapatuloy ko to ng ako lang. Anong ibig mong sabihin? Bibitawan ko ang MNN. Para lang mahanap ko ang katotohanan. Okay, sige. Papayag ako. Do this. Pero siguraduhin mo na walang ibang news outlets ang makakaalam na ginagawa mo to, okay? And Beth, mag-iingat ka. Malaking tao tong babanggain natin. At pag nalaman niya na ginagawa mo to, pati MNN damay. Yes, ma'am. Salamat. By the way, yes, ma'am. Si Elon, yung anak niya, dito siya nagtatrabaho sa atin. Kailangan niyang malaman to. Mamaya ka na maligo. Padaanin nyo. Mamaya na! Shout ako mo yung abang, ha! Sayaw na muna kami! Sayaw! Hindi ko gagawin. Padaanin nyo. Sayaw! Sayaw! Itawan mo ako! Lalaban ka? Ha? Napang, ha? Ano? Sayaw ka na kasi! Matapang ka? Sayaw lang. Sayaw na! Yan o! Kiling mo! Nasayaw, tawana! Sayaw! Oh, Donna, sayaw mo! Ang sexy! Sayaw! Sayaw! Abot naman kali! Ito lang sumayaw! Di ba? Ang galing mo! Ganyan o! Sayaw! Sayaw! Bitawan mo na! Bitawan? O, sige! Sayaw, sayaw!
Diyos ko. Wala!